Hi, magandang araw po at isang maulan na araw sa inyo mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw na ito. Muli po ay kami po ay may biglang broadcast, no? On top of our regular every Friday, yung ating The Capital Report na programa ng Manila Public Information Office. Ito pong broadcast na ito ay tugon patungkol sa mga agam-agam ng iba nating mga kababayan. At nababasa ko po ang inyong mga request. Kaya po kanina ay nakausap ko po si Dr. Pox Pangan ng Manila Health Department, no? Mga kababayan, before I continue, please do share this broadcast to your loved ones, family and friends, o mga kasamahan niyong komunidad. Mahalaga rin po ito para sila ay ma-inform ng mga development with regard to issues and concern na pwede naman naming i-address immediately. Kasi may mga issues and concern na that has to be addressed and confronted in a medium term and in long term. At meron din namang pwedeng immediate, no? At in this case, as you all know, we are still in the middle of the pandemic. At itong pandemic na ito ay dulot ng coronavirus. At ang sitwasyon ay fluid, no? And that's why sa maliit naming kaparaanan, ang inyong pamalang lungsod ay mabigyan ng tugon, maliliit, katamtaman o malalaking suliranin na nagiging bunga dala ng pandemya. Ngayon, mga kababayan, ang napag-usapan namin ni Manila Health Department, Dr. Pox Pangan, ay yung ibang pangumba ng ating mga kababayan, no? Na di ho ba tayo ay naglungsad, no? Bagay na, sabi ko nga sa inyo, aking ipinagpapasalamat sa DOH kay Secretary Duque sa pagbibigay niya ng isa pang makina o sensory machine for our swab testing. At sa DBM, nagbigay rin sila ng makina na sensory for swab testing, dalawang makina, at naitatag natin yung karagdagang laboratory, no, RT-PCR laboratory sa lungsod ng Maynila, at halos wala tayong ginastos dala ng pagpapatayo naman ng laboratory ay sinagot ng Ayala Foundation. So yung pasilidad na yan para kumprontahin yung COVID infection sa ating lungsod ay ibinibigay din nating libre. At hindi lang natin siya ginawang center para puntahan ng tao, ang inyong pamalang lungsod ay naglungsad ng mass swab testing about a little more than 10 days ago. At ito mass swab free testing, no? Alam naman natin napakamahal ng swab testing, no? But ayoko na kayong madagdagan pa ng mga alalahanin sa cost ng testing, pati yung mga negosyanteng maliliit, ayoko na rin alalahanin nila yung gastos ng testing para sa kanilang empleyado. Kaya ang siyudad ng Maynila ay naglusad ng programa. Habang tumatakbo itong programa to, at ipinagpapasalamat ko sa ating mga Manila Health Department frontliners, medical frontliners. So far, epektibo po at suwabe ang proseso, at marami tayong naabot. In fact, if I may update you, since nung nag-umpisa tayo about a little more than a week ago, we have tested about 3,900 already. No? Doon lang sa particular na laboratorio na yon. Iba pa yung laboratorio natin na nauna, yung Gene Expert, na pinagkaloob din na ni Pangulong Duterte sa lungsod ng Maynila. No? So yon ay ginagamit nating laboratory para sa mga probable at suspected. Yung pangalawang mas malaking laboratory, mas malaking kapasidad ay ginagamit nating pang mass
free swab testing din. Pareho pong libre yan. Kaya lang ginawa natin para wag maabala yung mga posible na na-impeksyon ay doon sila sa naunang laboratorio ng lungsod ng Maynila. At yung hanapin at mabigyan ng kapanatagan ang mamamayan na ang lahat na nagseserbisyo o nagtatrabaho ay mga ligtas at malulusog na individual. O, sa palengke, o, ito po yung mga tinetest natin, ano? Para po sa mga bago lamang na nagsusubaybay sa atin, sa mga panawagan ng ating pamahalaan. Inilusad natin ng libreng testing sa mga public utility vehicles drivers, katulad ng tricycle drivers, e-trike drivers, jeepney drivers, pedicab drivers, and bus drivers. At sa ating 17 public market. At pangatlo, sa mga malls. O, para mapapanatag natin yung ating mga mamamayan na pagpupunta sa mall ay nahanap ng lungsod yung may mga posibleng coronavirus. At na-confirm na coronavirus. Okay. Ngayon po, nagkaroon po ng pangamba ang ilan. Oo. Siyempre, hindi mo naman masisisi, mga kababayan. O, yung ilan, kinakabahan na kapag sila'y nagpositibo, siyempre naman, nagtatrabaho sila. Pag sila nagpositibo, gagamitin natin at papasok yung pinapairal na rule ng Department of Health at Manila Health Department na medical protocol. O, ibig sabihin, nagpositibo, kukunin. Ilalayo sa kanyang mga pamilya, sa kanyang komunidad, at ilalagay sa ating mga quarantine facility kung asymptomatic. At kung siya may mga symptoms, so mild o medyo malala ang sitwasyon, saka naman natin sila iaakyat sa ating mga public hospital, yung anim nating hospital, no? Yan po ang proseso natin dito. To find them as early as possible para mabigyan agad ng ample, if not best health assistance. Mabigyan ng tulong agad at ma-arrest ka agad at may awa ang Diyos, mailigtas natin sa tiyak na kamatayan. O, kasi talaga po may tiyak na marami talaga ang paktwal po kasi talagang may lulungkot tayo. Talagang may namamatay. O, pero bagay na aking pinagpapasalamat sa Diyos at sa mga doktor natin at nurses natin at kay Vice Mayor Hani Lacuna na tinutulungan tayo tulong-tulong na mapalakas equipment, facilities, experience at mga frontliners. So far, mataas po ang ating recovery rate, no? Pero mabalik tayo dun sa pangamba ng mga nagtatrabaho na akin namang naunawa. Ang isang pangamba ng ating mga kababayan na tinetest natin, eh paano po, Yorme, pag nagpositibo ako, eh di minimum 14 na araw po ako na hindi makapaghahanap buhay. Paano naman yung pamilya ko na umaasa sa akin? Yung ganung kahilingan, yun po yung makatwiran. Tama naman. Naunawaan ko po kayo. Kaya kung minsan, ang baka posibleng mangyari, hindi na lang magpapates. Pag hindi nagpates, eh baka naman malagay kayo sa alanganin, mga manunood. Tama po ba? So, sa pagbabalanse, parehong may punto. Ang punto ng general public, kung kami pupunta sa palengke, sasakay ng jeep, sidecar, at mga malls, ano ang kasiguruhan namin na walang nakaambang panganib sa amin doon? Ayun po, doon po pumasok ang syudad. No? Nagpamas, testing tayo sa mga empleyado na napabilang o mga naghahanap buhay o nagre-render ng service dito sa ginagawa natin. Sa kabilang banda, may agam-agam. Yung mga driver, mga sales lady,
crew, o, nagtitinda sa palengke. O ngayon, sa mga tricycle drivers, e-trike drivers, jeepney drivers, bus drivers, pedicab drivers, sa lahat ng maninindan namin na vendor sa pampublikong palengke, public market, 17, no? At lahat ng mga malls sa Manila, mga empleyado, huwag na po kayong mangamba. Katulad ng kompromiso ko sa inyo, pipilitin natin yakapin hanggat kaya natin yakapin. Pipilitin natin maibsan yung mga agam-agam o pangamba na baka magutom ang inyong pamilya. O ngayon po, kanina, dinesisyonan namin ni Vice Mayor Hani Lacuna, ni Dr. Pox Pangan. O, ito po ay bagong programa ng inyong lungsod sa maliit naming kapraanan. At gusto ko po, please share this at maliwanag, ha? Para maliwanag yung ating usapan. No? Sa lahat ng nakapaloob na pabilang doon sa ating free mass swab testing program ng lungsod, no? Na magpo-positibo, huwag na po kayong mag-alala. Habang kayo'y nasa quarantine facility at hindi nyo alam kung may makakain ang inyong pamilya, as we speak today, as in now, ang inyong pamalang lungsod ay magdi-deliver po ng konting ayuda para masiguradong may makakain ang inyong mga pamilyang inyong pinagsisikapan na mairaos. Papasok po ang pamalang lungsod. At ngayon po, kahit po medyo maulan, inatasan ko na po si Weng na implement agad itong bagong programang to kasi hindi naman siya imposible. Medyo mahirap dahil hahanapin natin ulit yung mga address na nasa atin naman at pupuntaan sila sa kani-kanilang bahay. Kung may nanonood man na mga nagpositibo at nasa quarantine facility natin ngayon, huwag na po kayong mangamba, ha? Huwag na po kayong mag-alala. Ayoko nang dagdagan pa yung iniisip ninyo. Iniisip ninyo, kayo'y may sakit, may coronavirus. Nangangamba kayo na sana, gumaling nga kayo. Kaawaan kayo ng Diyos. At the same time, habang nasa loob kayong quarantine, inaalala nyo yung pamilya nyo kung may makakain. Opo. At may padadala po kami. Ito po, nasa inyo pong harapan. Ito po nga aming ipadadala. Bibigyan po namin ang inyong pamilya ng total of one sack of rice. Dalawa po yung nakikita nyong sako kasi take to 25 kilos po yan. Bibigyan ko po sila ng isang sako ng bigas at mga grocery items or basic goods or basic food products. No? Ito po, bawat isa. Ulitin natin, no, mga kababayan, no? Lahat ng napabilang sa mga tines alisunod sa programa ng lungsod na maging available for free ang swab testing, which is mahal, sa mga kababayan natin. So, kaya yung mga driver, mga sidecar boy, mga dati kong kasamahan, huwag na kayong mag-aalala. Buburahin ko yung inyong pangamba sa mga nag-aanap buhay sa mall. Oh, kasi po, mas mabuti na kayo ay matest. Una, mabibigyan kayo ng kapanatagan ng loob na kayo ligtas kung kayo negatibo. Ganon din ang inyong mga consumer o yung mga kababayan natin. Pangalawa, kung kayo nagpositibo, mabigyan kayo ng agad na medical attention. Ample or best care that we can provide in our own little way in our 6 public hospital. Pangalawa, pwede hindi na kayo mag-aalala kung magugutom sila. Okay?
Yan po, mga kababayan, mga driver, vendor, at mga workers do sa tinarget nating initial. Ito po'y initial, ha? O, kasi sector by sector ang gagawin natin. O, kasi po, may ilan po talaga nagpositibo. Tingnan nyo, mga kababayan, hindi ko po alam, ha? Kayo na po ang humusga. Kung hindi po nailunsad, yung bagong pre-mass swab testing, which is the gold standard of testing, ay may mga nagpositibo pong hindi natin alam. O kita po ninyo. Let's just say 50. Tingnan po ninyo, ha, para makwenta natin yung mga possibilities ng what we call exponential growth. O mga 50. O sa 50 na nagseserbisyo, o 10 lang ang makausap niya. O that is 500 already. Yung 500 makakausap ulit ng 10, that is 5,000 already. Hindi ko po sinasabing takdang numero yan, pero hindi po yan imposible sa what we call exponential growth or mag-blowing out of proportion. Ipinagpapasalamat natin sa Diyos dahil naging available po ito para sa mga mamamayan natin at natagpuan natin agad yung mga individual na sa tingin nila sila'y malusog, ngunit sila pala'y carrier. Kaya one way or another, masusukol natin yung COVID-19 upang mapangalagaan yung general public, yung pangkalahatan. So, going back sa mga nalulungkot na nagpositibo do sa mass test, huwag na po. Focus yourselves. Magdasal kayo sa Panginoon Diyos. Tibayan ninyo ang inyong damdamin. Maraming nabubuhay. Sabi ko nga sa inyo, 92 years old. O, nabuhay. 80 years old, nabuhay. O, posible na mailigtas kayo. Mas maagap na malaman at may maagap ding medical attention, it would be better for you and your family na posible mo ring maawa. Ngayon naman, binubura naman natin yung pangamba na kayo baka magutom ang inyong pamilya. Tulad ng kompromiso ko, magiging kaagapay ninyo ang inyong pamalang lungsod. Ipadadala na po yan ngayon at magtutuloy-tuloy po yan. So, yan po mga kababayan, sa maliit naming kaparaanan, base na rin yan sa inyong kahilingan at pangamba. No? At umasa kayo na ang pamalang lungsod, sampu ng aking mga kasamang kawani, hindi po kami titigil. Maging bahagi ng solusyon. Kaya, ako naman, hihiling sa inyo, no? Una, mag-ingat kayo mamaya, signal number 1 po tayo, mga alas 7 ng gabi, maganda na kayo ng mga baterya, magtabi na kayo ng tubig na inumin, no? Mga bagay na kakailanganin ninyo, although wala sa atin yung malakas na bagyo, at sana maging ligtas yung ating mga kababayan dyan sa Central Luzon na dadaanan ng bagyo, na Pepito yata ang pangalan, o signal number 2, at may portion pa na pwede mag-signal number 3. Mag-ingat kayo dyan sa Central Luzon. Pero tayo dito sa Maynila, baka madapuan ho tayo. Mag-ingat na rin kayo mamayang gabi. Maganda na, ha? Please, maganda na. Ang ating MDRRMO sa tulong ni Director Arnel Angeles ay nag-open tayo ngayon ng evacuation site. Kahit na mahina, kasi hindi natin alam yan, weather yan eh, no? Inahanda na natin yung posible na evacuation site. So, pangalawa, ang aking kailangan, mga kababayan, ha, please, ha, habang tayo nagbubukas unti-unti, nakararamdam kayo ng kaluwagan, ng pagbubukas ng negosyo, trabaho, and so on and so forth, huwag tayo magpapabaya, ha, please. Buong kababang loob na nakikisuyo ako sa inyo. Disiplinahin ninyo ang inyong sarili. Pag malasakitan ninyo ang sarili, pag-ingatin ninyo ang inyong sarili. Para nyo na rin pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyo sa kanekunyantahan. Yun lamang po. Please wear mask. Kung kaya nyo, face shield. Wash your hands. Practice physical distancing. May awa ang Diyos. Makakarahos tayo. Kapit lang. At kami naman, in return,
pipilitin namin maging masinop, no? At maging epesyente at maging mainam na kayo'y mapaglingkuran. No? Tulong-tulong lang tayo, mamamayan at pamahalaan. Someday, mapagtatagumpayan natin to. So ngayong gabi, I hope I'm not asking too much. Isama nyo na po sa ating panalangin bago tayo matulog na maging ligtas ang mga taong naimpeksyon ng coronavirus. Ipanalangin na rin natin ang mga nasawi na way tanggapin sila sa langit, sa kaharian ng Diyos. At bigyan ng katatagan ng kalooban ang mga pamilya nilang naulila. Ipanalangin na rin natin yung mga taong nahihirapan dala ng pandemyang ito. Naway bigyan na sila ng kaluluwagan ng Panginoon Diyos at makaun sila sa kanilang kalugmukan. So muli, mag-iingat lang po. Kailangan ko po ang pakikiisa ninyo. Kailangan ko po ng kooperasyon ninyo. Tulong-tulong tayo. So magandang hapon po. Pagpalain nawa kayo ng kung may kapal. Please do share this information. Manila, God first. Thank you very much.